Udas, Barabas, kunin niyo kabayo! Dan, pwede ba tayo mag-usap? Oh, oh. Dahan-dahan lang. Tara. Alam mo, Ben, hindi ko talaga maintindihan kung bakit tinanggihan mo yung pwestong ibigay sa'yo ng daddy ko. Eh, kung kasal na naman tayo, ikaw rin namang mag-aasikaso nito, eh. Ayoko, baka isipin na ibang tao, pera mo lang gusto ko, eh. Iba na rin siyempre kung ikaw at ako mismo mag-aasikaso nitong bienes na to. Eh, kung si Dave naman, masyado pa talaga siyang bata. Nakikita mo yung bulaklak na yun. Oh. Ganyan ang iyong kagandahan. Nag-iisa sa napakalawak na bukirin. Ang iyong... Tama na. Dahil masyado na lumalaki yung tenga ko. Hoy, mukha kayo namang dagang kosta, ha? Alam mo, Bing, hindi importante sa mundong to, ha? Kung mayamang ka o mahirap ka, mabango ka o mabaho ka, may pangalan ka o wala kang pangalan, kahit na si tumbong planetang to, pag namatay ka, ganyang lupa lang naman ang kailangan mo, kakainin ka rin ng bulate. Aga, hindi ako kakainin ng bulate dahil kapag namatay ako, cremation ang gusto ko. Uy, okay yun, ha? Yun yung masarap, eh. Yung nilalagay sa fruit salad. Carnation yun. Ang ibig niya sabihin, bago siya mamatay, iinom siya ng gatas. Ah, ang galing mo talaga, Ben! Teka! Mel, Ben, ang ibig sabihin ng cremation, pag namatay ako, susunugin ako hanggang maging abo. Eh, paano naman? Pang mayaman lang yung carnation na yon. Cremation! Ako hindi ako makakain ng bulate. Eh, talagang hindi ka kakain ng bulate. Alam mo kung bakit? Bakit? Ngayon pa lang, pulong-pulong ng bulate ang tiyan mo. Eh. Kapag namatay ka, hindi ka kakain ng bulate. Eh, bakit nga? Eh, dalpareno ka ng bulate. Sinabi niyo naman ako, eh. Hindi, nagsasabi lang kami ng totoo, eh. Alam mo, Ben? Gusto ko pag kinasal tayo. Gusto ko garden wedding. Yun bang ang dami-daming bulaklak? Katulad niyan, ang daming bulaklak. Tapos naririnig ko yung huni ng ibon. Yun bang ang pinakakortina natin ay ulap? At ang liwanag ay nagagaling sa itaas. Bakit naman? Ano naman ang koneksyon nun? Wala. Kasi, pag ganun kasi, nararamdaman ko na ang lapit-lapit natin sa Diyos. Ah. Ben naman, eh, hindi mo naman ako pinapakinggan ako. Eh. Tamis! Tamis? Tamis! Mas matamis pa rito ang iniaalay kong pag-ibig sa'yo. Kalokohan yan! Hindi totoo yan! Hindi kayo titigil dyan hanggang di kayo nakakatapotakte! Wala ka napapansin dun? Bakit? Tatlo yung kabayo, di ba? Dalawa lang! Tatlo! Dalawa lang! Bakit po si Mel? Lagi niyo ako inaap eh! Alam mo ikaw, ha? Atrayaan ko lang ng mga kabayo eh! Bakit? Ano ibig ko sabihin? Kabayo sa kaliwa, kabayo sa kanan, at isang napagandang unggoy sa gitna. Mabuti pa ikaw na itindihan mo ang damdami kong mga tao. Ayaw mo rin? Wala na ako kakape! Hayop ka! Tama pala ang tip sa atin. Dito pala sa maisan tinatago itong mga damo. Mautak talaga. Hindi mo nga naman iisipin plantation to. Kailangan ma-report natin agad dito sa opisina. Kilos.
tawag niya raw ako, sir. Oo, oo. Maupo ka. Well, I'd like to congratulate you and your men for a job well done in the Big Four case. Ngayon, napatunayan natin na nobody's untouchable, nobody's above the law. Salamat to, sir. Sana ho, magsilbing paalala ang kasong ito sa mga tao na walang pinapanigan ng batas. Totoo yan. But we must move on. Nabasa mo ba ang diary ngayon? Oo, sir. Totoo ang newspaper accounts. Yan din ang report sa atin buhat sa regional office natin sa Cavite. But two of our agents were brutally murdered. Saan ang pre-press? Ito, Malusyo. Tingin nga. Wala ko akong panukle, Malusyo. Sabi, Epi. Sa'yo na. Ay! Mabilis makatunog. At isa pa ho, sir. Malakas ang protection niyan sa bayan namin. Yan din ang feedback sa akin. Kaya, napag-desisyonan ko na i-assign sa iyo ang kasong yon. Pamilyar ka sa lugar, kilala mong ugali ng mga tao ron. And if there's anyone who can get near Putik, you're the man. Kaepi, pasensya ka na din, sinanda ko. Nagabala ka pa, Katano. Bakit bigla yata kinapasyal? Kaya kami na pa rito para alamin kung ano ang mga galaw ni Putik ngayon. Ang masabi ko, Kaepi, maraming natatakot magsalita tungkol sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Malupit sila sa mga sagabal na gawaan nila ngayon. Mabilis ang hatol. Ah, ganun ba? Eh, sana maraming siya maaaring makita. Eh, matagal nang tatago si Nardo eh. Sa pool na mapatay niya ang mga ahente ng NBI. Natunugan niya siguro, hinahanap siya ng mga otoridad. Napagsabihan siguro ng padrino niya. Alam namin maraming politikong nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Si Nardo, maingat. Pero yung mga tauhan niya, lalakas ng loob. Lalo na yung si Emong. Kung saan-saan lang gumagala dito sa atin yan eh. Kung ako sa'yo, unahin kinsa nga, bago yung ugat. Kaya ipipaalala lang. Kung magkikita kayo, huwag mo nga iya makaapak sa Putik. Kasi nandun ang bisa ng kanyang anting-anting eh. Salamat sa paalala mo, Katano. Pero titiyakin ko sa'yo, pag nag-abot kami, hindi sa sahid sa lupa o sa Putik ang talampakan niya. Ay, no. Eh, ba't naman tinataas niya yung presyo? Eh, hindi naman yung presyo yung dating binibigay niya sa akin, ha? Hoy! Kayo rin sa loob! Nanay niyong pinagli sa mapulang iting ng kalabaw! Subuko na kayo! Aba! Hoy! Huwag na kayong mag-diyan! Kinulan niyo naman ako! Si Gandres Manambit! Huwapatay ng walang sabit! Kabaruray! Talagang naghahanap ng tingga sa katawan! Labas yan! Opo. Eh, hindi po ako kasama. Hindi po ako magnanakaw ng kalabaw. Eh, ano ka? Mamimili po. Nang nakaw ng kalabaw? Opo. Eh, di labag din sa batas yan. Yan ang tinatawag na labag sa pinsing law. Andres, hindi pinsing law. Anti-pensing law. Yun nga. Tingnan mo, nakurik tuloy ako. Halika!
Sir, patawarin niyo ako. Hindi na po ulit, hindi na po ulit. Alam mo ba ang parusa sa mga magnanakaw ng kalabaw maliban sa kalaboso? Hindi po. Sumasamba ng kalabaw. Sir, wag naman po. Halikan mo yung nilalabasan ng maliit na kalabaw. Sir, wag na ako. Hindi na ako ulit. Halikan mo!